po si Jolina Magdangal at nandito para muling ibahagi sa inyo ang magagandang balita hatid sa atin ng Panguluhang Arroyo, Tampok, dito lamang sa The Working President. Noong ika-5 ng Abril, nagdiwang ang Pangulo ng kanyang ika-63 kaarawan na dinao sa Lubao, Pampanga, kung saan siya ay nangangampanya bilang congresswoman ng distrito. Isa sa mga birthday wish ng Pangulo ay ang palawakin ang pagkakaisa sa bansa at mapabilang ang Pilipinas sa mga first world countries sa mundo. Matuturing na ang mga proyekto sa ilalim ng Administrasyong Arroyo tulad ng Super Regions Development Strategy na sinimulan niya noong 2006 ay isa sa mga naging agresibong pamamaraan upang maabot ang hangarin na gumanda ang antas ng kabuhayan sa bansa. Ginawa ang misa sa St. Augustine Church kung saan pinangunahan ni Pampanga Archbishop Pasiano Aniceto. Dinaluhan ang pagtitipon ng mga miyembro ng gabinete kasama si Vice President Noli De Castro. Pinangunahan ni Pangulong Arroyo ang oath-taking ceremony ng 83 bagong Career Executive Service Officers o CESO na ginanap sa Rizal Hall ng Malacañang. Kasabay nito ang paglulunsad ng 2009 CES Creative Innovations and Reforms for Committed Leadership and Effectiveness o Circle Digest. Layunin itong talakayin ang iba't ibang makabago, katangi-tangi at maimpluwensyang pamamaraan ng pamumuno sa pampubliko o pribadong aspeto ng pamamahala. Sa kasalukuyan, 51.3% ng CESO ang naninilbihan sa gobyerno kumpara sa 48% noong nakaraang taon. Sa kanyang mensahe, sinigurado ng Pangulo ang pagbibigay prioridad sa mga CESO para manilbihan sa matataas na posisyon sa gobyerno. Dumako naman tayo sa lalawigan ng Quezon sa Bondoc Peninsula. Sa wakas, natapos na ang road project na bumubuo ng milestones of governance ng Pangulong Arroyo. Saksihan niyo po ang buong kwento kung paano nagbago ang pamumuhay ng mga taga San Andres, Quezon. Tampok dito sa atin ito. Kalsada pala kami ngayon ng maayos. Dati rough road ito, mahirap yung biyahe. Sa pagkapupunta ng bayan, halos maghapon kami bago makauwi. Ngayon po'y ayos naman kahit mayat-maya na umano. Mayat-maya na umuwi ng bayan. Hindi nga ho halos mawala ng ubo. Ngayon ho naman ay ano na, medyo maayos na yung kalsada, wala nang alikabok. Nagpapasalamat po ako kay Pangulong Arroyo. Papasalamat po kamit na ayos ng kalsada. Ang Department of Public Works and Highways ay patuloy na ipinatutupad ang 10-point legacy agenda ni Pangulong Gloria Macapagal Arroyo na kasama sa 6-year medium-term Philippine Development Plan para sa taong 2004 hanggang 2010. Katunayan nito ang walang tigil na pagsasaayos at pagganda ng sistema ng transportasyon sa bansa. Ang maayos na kalsada ay nagbigay daan para maiangat ang kabuhayan ng mahihirap nating mamamayan. Sa lalawigan ng Quezon, partikular sa Bondoc Peninsula, ang mga dulong bayan na nakaharap sa Ragay Gulf at Burias Pass ay maituturing na last frontier ng 3rd distrito. Dahil sa layo nito sa kabayanan, ito ang mga bayan ng San Narciso at San Andres, kabilang ang isla ng Alibihaban. Noong una before, nawala po kaming daan. Ang biyahe po namin magmula dito hanggang Lucena, umaalis kami ng 4 o'clock early a.m. Tumadating po kami ng Lucena ay 4 o'clock ulit ng early a.m. It means 24 hours yung aming travel.
Dahil po kuminsan kahit naman siya ay by bus, malimit namang nasisira ang aming sasakyan. Magpaparepair pa kami ng aming sasakyan, natutulog kami kung saan kami abuti ng biyahe. Napakaganda po at napakalaking tulong dito sa aking bayan, lalo na sa aking mga kababayan. Napabilis ang transaksyon ng mga farm produce at saka naging mabilis ang transaksyon ng kahit na pang family affair, office affair at saka lahat ng mga kilos gawain ng aking mga kababayan ay naging on time, napadali at naging makabuluhan para sa isa't isa. Sa 2010, bago pa lang tayo muna nag-start ng trabaho mula ng Marso, itong first week ng March. Subalit yung 2009, marami tayong natapos at yung iba naman ay continuing program hanggang 2010. Katulad nito, andito tayo sa Bundok Peninsula, isa sa dati pinaka-depressed na area ito dahil sa kawalan ng magandang mga kalsada. Subalit patuloy ang pag-unlad ng ating mga tao dito na mamamayan dahil sa nagkaroon nga sila ng magaganda ng infrastruktura sa pagtutulungan ng mga national at local government officials. Rap road sa San Narciso, San Andres ay kukunti na lang. Kalahati na lang. Kapag nagawa yung 2010 natin, ay matiterhan na lang ng 7 kilometers. Ang layo niyan, ang kabuuhan niyan ay 33 kilometers. Dati yan ay talagang gravel road. Subalit ng makongkrito natin at makongkrito ng Pangulo, gayon din ng ating congressman sa pagtulong-tulong ng ating Director Bonifacio Osegate, ay yun nga na konkrito na yung ating kalye at na matitirhan na lang kukunti. Malaki ang potensyal ng bayan ng San Andres upang maging ecotourism destination ng lalawigan dahil na rin sa kanilang isla na talaga nga namang maituturing na world class. Taong 2004 nang dumalaw si Pangulo Arroyo sa bayan ng San Andres at ipangakong aayusin ang kanilang kalsada. Lumipas ang 6 na taon, natupad ang mga pangako ng Pangulo. Ito na ngayon ang kalsada ng bayan ng San Andres. Sapagkat dito sa dulong Bundok Peninsula ito, napakalalaki ng potential ito mga area na ito. Malalawak ang mga taniman at saka napakalawak din ang mga pangisdaan. Pagkat nandito sa lugar na ito, yung isa sa pinakamaraming isda, itong Ragay Gulf at saka itong may Sibuyan na Sibuyan Sea. At napakalawak din naman ng mga fertile at saka mga magagandang kalupaan dito na kailangan lang talaga ay magkaroon ng magandang kalsada para yung ating mga farmers ay matutong mag-produce ng maraming farm harvest. At madalas sa market makakatulong sa pagpapababa ng presyo ng ating mga bilihing pang-agrikultura galing sa mga bukid at nakakatulong din sa pagpapalaki ng income ng ating mga farmers. Kaya ngayon mapapansin mo along the road system ng Bundok Peninsula makikita mo may mga konkretong mga bahay na diyan. Ang ibig sabihin ay doon ang galing yung mga pinagpagawa nila at nakikitang umaasenso ang buhay ng mga tao dito. Patuloy din ang pagsasaayos sa mga kalsada sa kabuuan ng Calabar Zone. Kabilang na din ang mga rehabilitasyon sa mga tanggapan ng DPWH sa mga lalawigan. Eh, yung ating gym ay para sa sports ng ating mga empleyado. At gayon din, magdadaos din ang ating 3rd District, si Congressman Suarez, ng palaro dito sa ating compound. At gayon din ay kung hindi sa pagtulong-tulungan ay ng ating staff dito sa 3rd Engineering District, gayon din si Director Sigit, ay hindi mangyayari ang ganitong improvement dito sa compound. At ito ang magiging salamin ng aming panunungkulan, ng aming serbisyo dito sa 3rd District.